una. Parang ever since talaga loyalty ko TVJ. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating mga updates po sa ating pong dito po sa ating channel, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po at sa mga Facebook viewers po natin, maraming salamat sa pag-like, pag-share at pag-follow po sa ating pong mga updates with regards to the latest issues. Thank you so much. At ngayon nga ay pinagpapatuloy po natin ang mga maiinit na updates patungkol sa Itbulaga na kung saan isa sa mga inaabangan natin ano, na palagi ang nating inaabangan ang pagbabalik nga ng team ng TBJ at ng original Itbulaga sa telebisyon. In-announce na nga ni Tito Sen ng maging ng ilang mga Davver Cards na nakapili na nga sila ng kanilang bagong tahanan at ang TB5 ang kanilang napili. Magkatapos ang lahat ng ito ay sa isang ang in-interview at hiningian ng kanilang mga statement ang bawat isa patungkol sa issue na bumabalot dito po sa nasabing show. Isa sa mga nagbigay nga ng kanyang saloobin patungkol dito ay si Mr. Wally Bayola. According to him, Wally Bayola on joining TBJ's Exodus from Tape, kung saan yung TBJ dun ako. Ito pong ilan sa mga mariing statement ni Mr. Wally Bayola with regards po sa issue ng Itbulaga. Ngayong planchado na ang paglipat ni na Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon sa TB5, nagsilabasa na rin ang legit Davver Cards para magkwento ng kanilang saloobin tungkol sa pagkalas nila sa tape ang producer ng Itbulaga. Isa na rito si Mr. Wally Bayola na naging bahagi ng Itbulaga mula pa noong 2000. Hindi raw siya nagdadalawang isip na sumama sa grupo ng TBJ at ng lahat ng Davver Cards na umalis ng tape at lumipat sa ibang network. Tila kinumpirma rin ni Wally ang mga usap-usapang inalok sila ni na Jose Manalo at Paolo Ballesteros o Jowa Pao na manatili at maging kapalit ng TBJ. Isa ito sa mga talagang pinag-usapan dahil ika nga ng mga halusos family o halusos siblings, isa sa mga dahilan kung gusto dahil inopera nila itong Jowa Pao dahil gusto nila mag-shine. Pero hindi po ito ang hindi po ito tinanggap ng Jowa Pao. Payag ni Wally sa panayam ng TB5 Entertainment reporter na si Miss MJ Marpori last Wednesday kahapon June 7, 2023, hindi lang kami nakikisimpatsa kasi meron syempre I go for the group eh, sabi niya. Hindi talaga ako, kahit pa sabihin na meron pa na yung lumabas nga na pinipili kami to stay, but alam mo yon ha, okay, na overwhelm ka pero hindi eh, hindi talaga eh, kung saan yung TBJ dun ako. Ito po ang ilan sa mga statement niya na nagpapakita ng loyalty sa TBJ. Ayon pa kay Wally, nakaramdam siya ng kalungkutan itong mga huling linggo ng Itbulaga sa GMA7 dahil hindi na nila nakakapiling sa studio si Mr. Antonio Tobiera o kilala din sa tawag na Mr. T. Si Tobiera ang may-ari ng APT Entertainment at kasosyo sa Tape Incorporated ni Romeo Haluso Sr., ang major stockholder sa Tape. Nag-retire na si Mr. T bilang CEO at President pero nananatiling consultant ng Tape Incorporated. Sabi niya, tapos at the same time, nararamdaman ko na rin yung changes. Na nung una, nalulungkot ako yung sarili ko. Ko ba personal nalulungkot ako? Parang hindi ko na nakikita yung ng personal si Mr. T dun sa studio na halos for almost 23 years na talagang naging tatay naming lahat. So isa yan sa mga naikinalungkot ng maraming mga Davver Cards. Matapos nga na mag-retire itong si Mr. T, na hindi na namin makikita si Mr. T. Wala na kami makakasabay na boss na halos kumakain na sabay-sabay namin. Yung kahit nonsense sa mga pinag-uusapan namin, parang biru-biruan lang, kamustahan ng buhay-buhay. Alam mo, yung pamilya talaga kami. Napipil talaga namin na alaga ka ng boss mo. Parang nawala na si Mr. T, nalulungkot ako. Ito yung akin lang. Aside from the other kung ano pang ano, nalulungkot ako tapos, oh nga, wala na si Mr. T. Tapos nararamdaman ko na yung changes ng programa sa production. Ayon sa ulat ng Frontline Pilipinas ng TV5 ngayong gabi, ay may posibilidad na sa unang linggo ng Hulyo o baka mas mapaaga pa,
ang pagsultada ng TBJ at Digit Dapper Cut sa Kapatid Network. Kasabay nga nito sa kanyang interview sa TV5 Frontline Pilipinas, Wally also said he's now excited for the new show. May halong excitement at maraming surprises and I'm sure maso-surprise kami kasi binabago na yung studio. For her part, main thank the Legit Dabber Cuts for supporting them. Salamat sa lahat ng mga Legit Dabber Cuts na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa programa at sa aming mga hosts. Ayun, nagbabalik kami. Sana maghintay nyo at suportahan ang pagbabalik. Former Senator Tito Soto revealed that they are bringing 95% of production crew of Eat Bulaga on TV5. 95% ng involved ng production including the host ay kasama namin. According to Tito Soto. Tito also said that they will use TV5 studio as their new home. So, according po sa mga news online, ay minamadali na nga po yung kanilang gagamiting studio kung saan ay nire-repair, kumbaga nagkakaroon na po ng major na pag-aayos dahil gustong-gusto na po ng TBJ na umere. Pero according po sa kanila, sa kanilang mga statement, ay mapapanood natin sila most probably this coming July 1st week dahil sila po ay magse-celebrate ng kanilang anniversary. Talagang nataon pa na talagang dito po sa pagkakataong ito sa kanilang anniversary ay talagang special dahil nasa ibang tahanan na sila at masasabi nilang they are really finally home, di ba? Kasi masasabi nga natin talagang sobrang dami pong pinagdaanan ng lahat ng mga host, no? At nakakatuwa lang itong si Miss ang Jowa Pao dahil kahit sa dami pong inoffer na magaganda sa kanila ng Tape Incorporated, but still their loyalty was with the TBJ. Hindi po nagbago yung kanilang loyalty dahil sa tutuusin, napakalaki po ng pasasalamat ng Jowa Pao, lalo-lalo na ni Wally at ni Jose, maging ni Paolo sa TBJ dahil sila yung nagbigay ng pagkakataon sa kanila para mag-shine. At kaya naman nakuha nila yung tinatawag na loyalty and honesty pagdating po sa work. At wala rin naman silang masasabi yung sa kanilang working relationship. Inamin naman ni Wally na talagang para silang pamilya at namimiss niya yung mga pagkakataon na sila po ay nagbabanding at nagkukwentuhan ng parang kumbaga eh nagwo-work sila pero hindi nila nararamdaman yung pagod dahil they treat each other as a family. Kaya naman mag-antay lang po tayo para sa mga susunod pang updates patungkol sa bagay nito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.